So yun mga kajambot, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Charon Official. So for today's vlog mga kajambot, ay ano lang to mga kajambot, yung baga sa ano, chill ride lang baga. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pag-subscribe na lang mga kapindot. Pagka ako small YouTuber dyan, pakisupport naman ang YouTube channel ito yung mga kapindot. Okay. So yun lang no. I like na rin pala. Pag-share at pag-hate ang notification bell para every time na may bago tayong upload na video ay minotify tayong lahat. So, yun. Yun lang. So, mamaya na ako magpa-diesel. Diesel, magpa-gasolina. Ng hangin dito mga kapindot, kaya alalo lang muna tayo sa takbo baga ta baka tayo binigay huwag naman. Sarap ng rides dito mga kapindot ha. Ang luwag ng kalsada. Sarap ng rides at lumala pagka ganito ka luwag ng kalsada. Hindi ka mabibird, hindi ka mamalay. Diba? Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang yung takbin eh. Yung takbin ko bilang wag yung ano takbin kamatayan. Gago! Iba na yun. Parang may pagkarera ka kay kamatayan nun. Tama lang ganito yung takbo. Siyempre yung tao kasi malakas ang hangin. Lumapot sa langit ha? Napakasarap ng long rides pagka ganito yung ano yung dadaanan mo kahit gaano pa siguro ka ano kalayo pupuntahan mo pagka ganito yung nadadaanan ng kalsada mabaliwala yung layo na yun kasi tuloy-tuloy lang yung takbo mo kahit mabagal lang yung takbo mo mabilis ka pa rin makarating yun. Thank you.
background din, no? Mayinit na yung feet ko mga katindot, di pa ganong kalayuan yung tinakbo ko niyan. Mayinit na yung feet ko. Ay nako. Ko lang alam kung nagre-regal pa tong camera ko. Hindi ko kasi makikita eh. Sa unan, check natin kung nagre-record pa ba. So, yan mga kapindot, oh, yung pakanan na yan, yung pagkumanan tayo dyan, papuntang proper indam yan. Yan. Tang indam yan, proper. Dito lang tayo. So dito, chichik ko muna kung nagre-record pa ba. Ako mamaya, eh, wala na eh. Sayang yung report natin. Recorded pala. Yan, nagre-record naman pala. Kala ko hindi eh. So, tuloy tayo. Hirap yung jeep sa paaron eh. Kargado. Inmax ah. Buntutan lang natin sa inmax. Huwag na natin singitan. Baka karirahin ako nyan. Mapahiyalang tayo. Gago! Sumingit kayo dyan sa kurbada, putik na yun. Dalawa pa naman sa kanya.
malapit na. Siyempre, ganun talaga ang diskarte dyan pagka gusto mong sumunod. Silipin mo nga o maluwag o walang kasalubong para safety tayo. Ato, bro. Sarap saan. Nadaanan ko na rin to eh, itong lugar na to eh. Ang dala ko dito eh, 6 wheel yata yung dala ko. Hirap na hirap yung dito sa tahon, yung 6 wheel na dala ko. Kasi medyo may kalumaan yung truck na. Kaya, hirap na hirap sa tahon. Subukan ko na rin itong motor na ito dun sa Tornate eh, mga paahon dun. Lakas nito sa ahon ng motor na ito. Yung ano pa yun, yung stock na rear bracket niya. Iwan ko lang nito ngayon kasi napalitan na ito eh. 38 na yung pinalit ko dito eh, yung rear bracket niya. O, kanan tayo dito. Nakakapagod kasi. Nakakapagod, nakakabirds. Wala kang kasamang mag-rides. Ayan. Solo-solo na naman. Ito may titrim dito eh, magpagas na lang ako. Wala kasing ano dito yata, yung tawag mo to. Flip ba yun? Yung tawag yun ah. E-card? APL card? Eh kasi maliit lang ito na ano eh, na gasolinahan. Yeah, I'm dying.
Ito pa guys tayo. $100 boss. 100 green. Muntik na mapultang. So, ayun, tapos na tayo magbagas. Next week, mga katindat, Kaibiyang naman tayo magra-rides. Punta tayo ng Kaibiyang. Masilayan lang natin yung tunnel na yun. Kasi marami talagang pumupunta doon. Para masaksihan natin kung gaano siya kaganda, kailangan talaga natin sadyain. Kasi nakikita ko lang yun sa ibang mga vlogger. So tayo, hindi pa natin na i-vlog yun, mga kapindot. Kaya next week, mapupuntahan din natin yun, yun ang mahal na araw na yata yun. Ganda oh. Unti-unti na rin ako nasasanay dito sa motor ko, mga kapindot. Muna na talaga eh. Hirap ako dito. Nahirapan ako mag-timing nito sa unang gamit ko. Diba nang... Siyempre may clutch to. At saka... Iba to kayo sa ano... Mga... Kawasaki. Dito kasi kung nabigla mo natalon eh. Talon to pagka na bigla mo yung ano, clutch ng bitaw. So kaya wala, pero kung mga Kawasaki wala akong problema, kaya nanibago lang ako dito. Pero ngayon, unti-unti natin nagagamay ito, so sanay na rin tayo dito, wala na tayong problema sa takbo, di ba? Smooth na smooth yung takbo nito. Lalo na pag na ano ito siguro, palitan ng mas malapad na gulong.
Lalo ko kasi pag na medyo napudpud na itong likuran, papalitan ko na siya ng 130 by 70 na gulong. Saka obserbahan natin kung may magbago sa hatak niya, kung hirap ba siya. Pagkahirap, so papalit tayo ng rear sprocket na medyo malaki-laki. So may nabili rin akong na sprocket doon na yung unang pagpalit ko 42T. Kasi ang stock nito 48 yata. 48 or 46, parang mga ganun. Yan. Observahan natin. Kaso ngayon, hindi pa natin mapapalitan to. Sayang kasi itong gulong pag hindi natin makudpod tapos palitan natin. Sayang eh. Okay naman ang gulong nito. Ang stock na gulong nito, 100 by 80 yata. 100 by 80 by 17. So, yung stock niya na gulong sa likuran. Tapos sa unahan, 80 by 90 by 17. Yan. Pero kung may budget na, kahit hindi na tapod-pod, papalit ako. Tapos itong pinagpalitan natin, ilalagay ko siya sa unahan. Parang better concept na tayo. Subukan natin kung aangas ba yung forma niya. Budget lang ko lang natin mga kapindot. Pag-ipunan muna natin. Sa ngayon, plano pa lang. Yan ang mga delikado sa motor natin mga kapindot, yung medyo may mga buha-buhangin. Tapos bigla ang namreno, no? May mga namreno na sa likuran. Yari talaga. Slide ka talaga dun mga kapindot, kaya napansin mo na malayo na parang mabuhangin na. Magano ka na. Mag-lover ka na or dandahan ka na para sa ganun hindi ka na mamreno. Yung baga nag-engine brake ka na lang pagka malapit na sa buhangin na. Yan ang mga delikadong mga gulong mga kapindot, yung nasa una na yan, yung radar gulong ng bike na pinalit. Pangit na tingnan, no? Kaya yan ang pinakaayaw ko sa mga reader. Wala yan. Manipis na nga yung body, pinalitan pa ng manipis na gulong. Lalo ng limuot. Lalo ng pumangit. Wala na sa forma. Mas maganda sana tingnan yan, mga reader, mga kapindot. Kung gusto mo talagang tapormahin, palitan mo ng malaking gulong. Yan. Maniwala pa kung lalabas yung forma niya. Kasi pagka ganyan na manipis na yung body niya, tingnan. Tapos papalitan mo pa ng maliit na gulong o manipis na gulong. Wala na. Dahil pumayat. E ako sa iba, bakit gusto-gusto ng ganyan yung maliit yung gulong? Manipis. Di nila inuisip yung disgrasya. Kung malapit na gulungan, i-disgrace niya, yun pa kaya. Ang bira. Imbis na maporma yung motor mo, pinapangit mo tuloy yung porma niya. Lalang pumayat.
di bagay. Bagay siguro yung low-wide niya. Tapos maliit na balong, tapos palitan niya ng rim. So, diba? Mag-upgrade ka rin naman, eh, mag-modify ka, ganun pa. Bitin. Kaya ako, pag mag-modify ako dito, mga kapindot, gulong ang unahin ko. Doon ang safety natin eh, sa gulong eh. Hindi, palakihan ko pa ang gulong nito para sporty tingnan talaga. Big bike. So, pero yun mga kapindot, hindi naman talaga ano to. So, nag-vlog lang ako. Lumabas lang ako. Walang magawa sa bahay dahil mainit talaga. So, nag-vlog lang ako para may upload lang ako sa YouTube channel ko. So, kung nakaabot kayo sa hanggang sa dulo ng video na ito mga kapindot, maraming salamat sa inyo kung nakaabot man kayo dito hanggang sa dulo na ito ng ating video. So, ulit, nagpapasalamat ako sa inyong suporta sa aking channel. Hanggang sa ngayon ay nandyan pa rin kayo. So, ride safe sa lahat. Ingat, ingat. At huwag magiging kaskasera sa daan. Huwag makikipag-unahan sa mga malalaking sasakyan. So, yun lang ang ano kasi hindi tayo sip dyan pagkaya ng kalaban natin. Kunti yung pagkakamali mo lang. Wala, napakainin ka na ng gulong nun. So, kaya sana mag-ingat po tayo sa ating paglalakbay or sa pagmumotor. Lalong-lalo na sa mga main road natin na marami ng mga malalaking sasakyan. Yan ang iwasan natin na makipag-siksikan, sisiksik sa gitna. Eh kung maipit ka ng truck, doon wala na, patay ka na. So, sana na pasaya ko kayo ngayong araw na to. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang mga kapindot, mga subscriber kayo dyan, mga viewers, supporters ko, paki-support naman ang YouTube channel ko. So, yun lang mga kapindot. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Kita-kits tayo ulit sa next vlog ko. Bye-bye. Peace out.